Okay, magandang araw muli sa inyo lahat. Welcome sa ating channel, Sir Lopez Vlog. Sa ating mga estudyante, marami ang nagtatanong kung ano nga ba yung activity natin ngayong midterm dito sa subject na personal identification or fingerprint. Okay, so ang activity natin ngayong midterm ay tungkol sa type lines, delta, and core. Okay, so ang gagawin natin mula dito sa ating fingerprint card na nasa inyo ay you have to print your 10 fingers. Okay? Your own. I-preprint nyo yan. Okay? So, be sure na tama yung pag-print ninyo kasi makikita ko rin yan through the use of the plain impression sa baba. Okay? Dapat nakaroll ang fingers ninyo. Okay? Rolled impression dito sa taas, dito naman sa baba is plain impression. Okay, roll, kapag sinabi nating roll, you have to roll your finger para makuha lahat ng important, makuha lahat yung mga importanting data na nasa fingers natin. Okay, yung mga ridges ng ating fingers ay may print yung tinatawag nating focal points. Okay, so out of your 10 fingers na na-print dito sa taas, you have only going to choose 5 fingers. Okay? You only going to have to choose 5 fingers. Anong gagawin natin dyan? So, ano, kahit ano na yan, sa sample na yan, yung gusto mong i-study. Okay? Anong gagawin natin sa limang fingerprint na napili ninyo? You have to find the delta. You have to find the type line, I should say. You have to find the delta. And you have to find the core. Okay? So, mark it as X and Y sa type lines. Mark letter D sa delta. At letter C naman sa core. Okay? So, kung hindi nyo paalam kung paano hanapin ang mga bagay na ito, mayroon tayong vlog dyan sa ating playlist. Tingnan nyo na lamang yung Forensic 2. Then, open the folder. At nandun lahat yung ating discussion pagdating sa activity natin ngayon. So, ganito ang gagawin ninyo. You have to mark X and Y sa type lines. Delta naman sa delta naman ay letter D at yung core ay letter C. Sabi ng isang pumunta kahapon, yun lang sir, basic. Basic nga talaga, no? Okay, ganyan. Okay, you have to point using the imaginary line. Ito yung nagkukonekta sa letter D at saka yung delta na rings ay maglalagay tayo ng imaginary line para i-point ninyo kung saan ba yung tinutukoy ninyong delta o kaya yung core. Okay? So, ganun din yung X and Y. Makikita natin literal kung paano yung gagawin ninyo. Okay? So, ganyan, napakasimple lang. Okay, so another example. Okay, X and Y for the type lines. Capital letter D for the delta and capital letter C for the core. Dapat tama yung arrow ha. At saka yung arrow na gagamitin nyo, dapat hindi masyadong makapal para hindi masira yung point na tinuturo ng arrow ninyo. Yan. Ito na ngayon ang problema. Paano naman kung ang fingerprint ninyo ay world? Okay, in-expect natin na yung world ay makakita tayo ng 2 or more deltas and 2 or more type lines. Okay, kapag world yung napili ninyong fingerprint to study, I expect na makakita tayo ng 2 o higit pang delta. Yan. So, ganito yung paghanap ng delta sa world type of fingerprint. Yeah. So, tatlo yung delta niya. Okay? Central pocket. Okay? Meron tayong 2 delta. Yeah. So, kapag tama yung isang delta mo, mali naman yung isa, okay, do not worry because you will be given still a point. Okay? So, kailangan para makakuha ng perfect score, tama yung 2 delta, tama yung 2 type lines na naka-point sa arrow ninyo. Ayan. Okay? So, double loop world. Ayan.
Okay? So, dalawang delta, dalawang type lines. Kahit ganyan na lang gawin nyo, huwag nyong i-trace ha. Kasi itong video natin na-trace for purposes of illustration lamang. Pero huwag nyong i-trace. Masisira yung line of the ridges. Only imaginary line pointing the delta, pointing the core, and pointing the type lines ang gagawin ninyo. Okay? Yan. So, mas malaki para mas madaling makita. Ito naman yung plane wall. Okay? Dalawang delta rin. One from the left and one from the right. Ayan. Okay? So, delta lang ang pinapakita dito. Pero sa activity ninyo, paki-ilagay nyo rin yung core at saka yung type lines. Ano? Okay? So, ganyan ang paghanap ng delta at saka type lines pagdating sa world fingerprint pattern. Okay, so yun lamang ang ating mensahe sa inyo. I just only want to emphasize your activity this midterm. Okay, good luck and do it. Deadline natin is Friday. Okay, so have a nice day everyone. See you again next meeting.